for this moment. It's very good to be able to say that our fellow citizens are free after enduring something that I think it would be difficult for any of us to imagine, that their families will soon have them back among them. Nakaalis na sa Doha, Qatar, ang eroplano kung saan sakay ang limang Amerikanong pinalaya ng Iran. Pagdating sa Estados Unidos, agad sasailalim sa medical treatment ng US military. Bukod sa pagpapalaya, kasama rin sa kasunduan ang paglilipat ng 6 na bilyong dolyar na pondo sa Iran. Itinanggi naman ni US President Joe Biden na ransom ang 6 na bilyong dolyar na pinadala sa Iran. Iginiit nito na gagamitin lamang ang pondo para sa mga humanitarian purposes at maaaring muling i-freeze ang mga ito kung mapupunta sa hindi tama. Habang ipinagdiriwang naman ang pagbabalik ng mga nabilanggong Amerikano, binigyang pansin ni Pangulong Biden ang isa pang Amerikano na hindi na nakauwi na si Bob Levinson. Dahilan ito upang magpataw ng sanction kay former President Mahmoud Ahmadinejad at Iranian Ministry of Intelligence sa ilalim ng Levinson Act para sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga maling detensyon. Nagbigay rin ng paalala ang Pangulo sa mga Amerikano ng matinding panganib ng paglalakbay sa Iran at nagbabala na huwag na lamang pumunta sa bansang ito. Klein Zinka, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.